pag-uusapan natin sa video na ito ang napapabalita ngayong mga bakas ng dinosaur na nadiskubre kamakailan lamang. Aalamin natin ang mga detalye patungkol dito at sa kung anong uri nga ba ng dinosaur na papabilang ang mga bakas na natagpuan. Idadagdag na din natin kung ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa mga naglalakihang hayop na ito. Dito lang yan sa ating talakayan na kung ikaw ay may karunungan, higit ka pa sa kahit anumang kaalaman. Simulan na natin. Noong nakaraang linggo mga kaibigan ay nagkaroon ng pangmalawakang tagtuyot sa isang dako sa Texas, United States. Isa sa mga naapektuhan nito ay ang Dinosaur Valley State Park na kung saan ang ilog dito ay talaga namang natuyo na nagbunga upang masaksihan ng mga tao ang lupang pinaiibabawan ng katubigan noon. Sa pangyayaring ito ay tumambad ang isang nakakamanghang bagay sa mga otoridad. Nakakita sila ng mga bakas na animoy na sa pormang may naglakad dito. Dahil sa pagkamangha, agad nila itong sinuri at masusing pinag-aralan bawat bakas na lumantad sa kanila. Sa kanilang obserbasyon, nalaman nilang ang mga bakas na ito ay kagagawa ng dalawang uri ng dinosaur. Ang una dyan ay ang tinatawag na Acrocanthosaurus na may sukat ang laki na 15 feet ang taas at may bigat na mahigit 6,300 kilograms. Ang ikalawang uri naman ay ang tinatawag na Sauroposeidon na talaga namang higit ang sukat kaysa sa Acrocanthosaurus sapagkat ang Sauroposeidon ay may sukat na 60 feet ang taas at ang timbang ay aabot sa 39,900 kilograms ang bigat. Ayon pa rin sa pag-aaral sa mga ito, kapwa ang mga bakas ay nagmula pa sa mahigit na 113 million years na siyang akma naman base sa description kung kailan nabuhay ang dalawang uri ng dinosaur na nabanggit at ito ay sa pagitan ng mga taong lumipas na 110 million hanggang 113 million years ago. Alam niyo mga kaibigan, hindi nakakapagtaka na makatagpo ng ganitong mga bakas sa dakong iyon sapagkat kaya nga pinangalan ng Dinosaur Valley State Park ang nasabing lugar ay sapagkat nakilala ito dahil sa maraming bakas na nakita doon. Ang nasabing dako ay may lawak na 1,524.72 hectares at ito ay binuksan sa publiko noong taong 1972. Ngunit, taong 1908 nang unang makatagpo ng mga bakas sa dakong iyon na inakala pa nga ng mga dalubhasa noon ay napapabilang ito sa mga sinaunang tao. Pero dahil sa masusing pag-aaral, natiyak nila na ang mga bakas na nakikita nila noon ay mula sa mga dinosaur. Base naman kay Stephanie Salinas Garcia, isa sa mga otoridad sa nasabing dako, kalaunay muling matatabunan ng katubigan ang bagong diskubre ng mga bakas. Ito ay dahil sa mga malalakas na ulan na muling magbubunga upang ang ilog doon ay muling mapunan ng tubig. Ngunit, ang ikinaganda naman ito ay makakatulong ito sa pagpreserba sa mga bakas upang masilayan pa ito ng mga susunod na henerasyon sakaling matuyong muli ang ilog doon. Kung pagbabasihan ng Biblia mga kaibigan kung may naitalabang talata patungkol sa mga dinosaur, ang sagot ay oo, meron. Ngunit, hindi natin mababasang letra por letra ang salitang dinosaur sapagkat unang ginamit ang terminong ito noong taong 1842 lamang sa pamamagitan ni Sir Richard Owen. Ngunit, may mga talata sa Biblia na nagsasabi patungkol sa mga deskripsyon ng mga hayop noon na akma sa paglalarawan sa dinosaur. Gaya halimbawa sa Hob 40:15-18, 20-23 sa saling magandang balita, Biblia. Ang dambuhalang hayop ay tingnan mo, gaya mo'y nilikha ko dito sa mundo. Ito'y parang baka kung kumain ng damo. Ang lakas niya'y naiipon sa kanyang katawan, ang kapangyarihan sa himay-himay ng kanyang laman. Ang tigas ng buntot niya ay sedar ang katulad, ang kanyang mga hita'y siksik at matatag. Parang tanso ang kanyang mga buto, sintigas ng bakal ang kanyang mga braso. Siya'y nanginginain doon sa mga bundok, doon sa tirahan ng kapwa niya hayop. Siya'y doon lumalagi sa ilalim ng tinikan, nakatago sa gitna ng mga talahib sa putikan. Sa nga ng mga puno ang sa kanya'y tumatakip, sa kanya'y nakapaligid sa tabi nitong batis. Hindi siya natatakot lumakas man ang agos, ang hordan man ay lumalim, mahinahon pa rin kung kumilos. Isa pang talata mga kaibigan na magpapatunay sa mga higanteng hayop gaya ng dinosaur
ay ang nakatala naman sa Henesis 1:21 sa kaparehong salin ng Biblia natin basahin. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig, gayon din ang lahat ng uri ng ibon. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Sa makatuwid mga kaibigan, totoong may ganitong uri na ng mga hayop sa panahon pa lamang ng paglikha. Tumagal din ito sa mahabang panahon at nailarawan pa nga sa aklat ng Hob. Ang mga deskripsyong inyong narinig ang siyang patotoo sa paglalarawan din ng mga dalubhasa sa mga higanting hayop na tinatawag natin sa panahon ngayon na dinosaur. Tanong kaibigan, kung ikaw ang tagapangalaga ng Dinosaur Valley State Park, anong mga hakbang ang gagawin mo para mapreserba ang mga bakas ng dinosaur doon? Iwan mo lang ang iyong sagot sa ibaba at pakisabayan na din ng pag-follow.